Darwin Dunks tips number one ay... Hey, what's up sa inyo lahat mga idol? Darwin Dunks naman at dahil yung mga idol sa may mga nagtatanong sa akin kung paano magpataas daw ng panahon, mag-share daw ako sa kanila ng tips. Kaya naman, itong video na to ay tungkol sa mga tips ko. Pitong tips ang ibibigay ko sa inyo. Ito yung tip number one. So, simulan na natin. Darwin Dunks tips number one ay tumalon or mag-dunk session ka ng madalas. Tama yun mga idol kasi ang pagpapataas ng talon mga idol ay parehang dribbling skills, parehang shooting skills na kapag palagi mo ginagawa ay mag-improve ka. Kasi mga idol, may mga tao na gusto lang eh. Alam mo, gusto kong gawin to, gusto kong magpataas ng talon. Gusto nila maging katulad ko, gusto nila maging katulad ng iba na mataas tumalon, pero hindi nila ginagawa yung pinakamahalaga at yun ay ang mag-dunk ng madalas or tumalon ng madalas. Kasi yung mga idol, training na yon at mag-improve ka na doon sigurado. Tapos mga idol, ito na yung mga dapat nyong tandaan kapag nagka-practice kayong tumalon or mag-dunk session. Unang-una mga idol, lagi nyo tatandaan na dapat ay mag-dynamic warm-up kayo. Mag-warm-up muna kayo bago kayo mag-practice. Kita nyo naman sa mga dunk sessions ko mga idol, nakikita nyo nag-dynamic warm-up ako. Hinahanda ko yung sarili ko sa pag-dunk session para hindi tayo mabigla, hindi tayo ma-injury, maging maganda yung dunk session natin or jump session nyo. Pangalawang dapat yung tandaan mga idol ay kapag tumalon kayo, siguraduhin nyo na yung talon nyo, bawat repetition, bawat talon nyo ay yung pinaka mataas nyo. Kasi kapag tumalon kayo ng pinaka mataas nyo at sa bawat repetition susubukan nyo na lampasan yun mga idol, kahit paunti-unti mag-i-improve kayo. Kasi katagalan, yung paunti-unti na sinusubukan mo na lampasan yung kaya mong talonin, kapag nagsama-sama yun, maugulat ka na lang na mataas na pala yung talon mo. Pangatlo, na dapat yung tandaan kapag nag-practice kayong tumalon ay yung pahinga. Tungkol naman to sa kung kailan dapat kayo magpahinga. Mahalaga na tumalon tayo ng madalas. Pero mahalaga rin yung pahinga sa bawat talon natin. Hindi tayo makakatalon ng todo persa natin kung pagkatapos natin tumalon, tapos tatalon ulit tayo. Kailangan natin na mag-recharge. Yung bang pagtalon natin todo persa, magpapahinga tayo at ang nila-recommend ako doon ay 30 seconds to 40 seconds sa pagitan ng bawat talon. Ika-apat na dapat yung tandaan mga idol sa pagpapataas ng talon ay dapat gawin nyo ng madalas yun. Nare-recommend ako, lalong-lalo na sa mga beginner pa lang, sa mga baguhan pa lang, or sa mga teenager na ayaw pa mag-gym, hindi pa pwede mag-gym, gawin nyo yun mga idol, halos everyday para maging habit nyo yun at mag-improve kayo ng mabilis. Pero, ang tatandaan nyo lang kapag nag-practice kayo ng araw-araw mga idol ay yung papakaramdam nyo sarili nyo. Kasi, yung pagka-practice ng talon, workout na yun eh. So, stress na yan sa katawan natin. Na-stress na yung mga muscles, buto, lalong-lalo na mga idol sa tubig natin. Kaya, papakaramdaman yung rin yung sarili nyo na kung, alam mo yon, kasi araw-araw, di ba? Papakaramdaman yung sarili nyo kung kaya nyo tumalon. Kasi, darating sa punto na may mararamdaman kayong sakit sa tubig nyo or masakit sa bahagi ng katawan nyo. At kapag ganun mga idol, nare-recommend ako sa inyo na magpahinga muna kayo hanggang sa mawala yung sakit ng katawan nyo na yun.
or yung nararamdaman nyo na yun, tapos tsaka kayo bumalik sa pagka-practice. Tapos isa pa na nire-recommend ako sa inyo mga idol kapag nag-practice kayo ng araw-araw ay hanggat maaari, dapat maikli lang yung session nyo pag everyday. Recommended ko sa mga jump sessions nyo or dunk sessions nyo everyday ay siguro dapat nasa 30 minutes lang to 1 hour yung jump practice nyo or dunk sessions nyo. Huwag nyong hahayaan na dumating sa punto na nag-fatigue na yung katawan mo bago ka puminto. Huwag nyong hahayaan na dumating sa punto na sobrang pagod na yung legs mo, yung hindi ka na makatalon bago ka huminto. Huwag nyong hahayaan yun. Dapat itigil nyo na kagad yung jump sessions nyo or dunk sessions nyo bago pa lang dumating sa punto na bumaba na yung talon mo. Or napansin nyo na kagad na parang nag-decline na kagad yung performance nyo. At so yun na nga mga idol, ang Darwin Dunks tip number 1 ko sa inyo. Mag-practice kayo tumalon or mag-dunk sessions kayo ng madalas. Ang Darwin Dunks tip number 2 mga idol ay i-improve ninyo ang inyong flexibility. Sa pag-practice ng madalas o pagtalon araw-araw, pag-dunk session araw-araw, merong isang bagay na napakalaga at yun ay yung flexibility. Kasi pag hindi ka flexible mga idol, ay hindi ka mag-i-improve. Napakahalaga niyan. Kaya naman mga idol, dapat ay overall flexible tayo. Mula ulo hanggang paa ay flexible tayo. So mga idol, ito yung kahalagahan ng flexibility. Para makaiwas mga idol sa injury. Diba sinabi ko sa inyo mga idol sa tip number 1 natin na dapat pag tumalon tayo, siguraduhin natin na todo pwersa yun. At mga idol, kapag todo pwersa yung talon natin ay merong risk ng injury at mataas yung risk ng injury na yun kapag hindi ka flexible. Kaya naman, yun ang kahalagahan nun kapag nagka-practice tayong tumalon at gusto natin na todo pwersa yung talon natin. Isipin mo na lang mga idol, kayo gising mo lang tapos bigla kang tumalon kagad ng todo pwersa. Ano mangyayari? Pwede kang ma-injury or talagang malamang ma-injury ka kasi hindi pa ready yung katawan mo, hindi pa flexible yung katawan mo, hindi pa na-stretch. Kaya naman, yun. Idol, ito yung mga paraan para mapag-improve nyo yung flexibility nyo. Unang-una mga idol, dapat mag-dynamic warm-up kayo bago mag-exercise, bago mag-jump session, bago mag-dunk session, or bago mag-kahit anong activity na gagawin nyo, napakalaga nyan. Medyo na kayo kanina ng halimbawa, diba? Yung tagigising mo lang, tapos bigla ka kanil tumalong, or bigla mong gawin yung kahit anong activity, talagang may injury ka. Kaya kailangan mag-dynamic warm-up muna, mag-stretch, at yung pag-i-improve mo na yung flexibility mo doon, kaya mai-ready mo na yung sarili mo sa mga exercise. Ikalawang paraan mga idol para mapag-improve yung flexibility ay yung static stretching na tinatawag. Itong static stretching mga idol, ginagawa ito after ng activity na ginawa natin. Palagi yung ginagawa yan after kumag-dunk session. Dito mga idol sa static stretching na to, dito nyo lalo mapag-improve yung flexibility nyo. At sinisigurado ako sa inyo mga idol na masakit to. At mga idol, kailangan nyo natiisin yung sakit na yun kasi yun lang ang tanging paraan para mag-improve kayo, para maging flexible kayo. Nire-recommend ako sa inyo mga idol na i-hold nyo hanggang sa 30 seconds yung bawat stretch. Halimbawa, yung stretch nyo yung balikat nyo nang ganito. I-hold nyo yan ng 30 seconds, tapos na. I-stretch nyo yung lower leg nyo. Napakalaga nyo. Meron kayong option, kung hindi nyo kayang tiisin yung sakit hanggang 30 seconds, pwede nyo gawin na 5 seconds muna, tapos 10 seconds, hanggang sa magawa nyo mga idol yung 30 seconds na stretch. Basta ang kailangan para mag-improve kayo,
ay tiisin niyo yung sakit. Siguro mga 1 month lang na tuloy-tuloy na stretching, araw-araw, everyday, kahit na walang activity na ginagawa, magiging flexible na kayo. Tapos mapapansin niyo rin na ano, mas easy na sa inyong gumalaw, mas malaya na kayong gumalaw, mas walang restriction sa paggalaw, mas nagagawa niyo ng tama yung pagtalon, mas fluid yung galaw niyo. Kaya naman, sigurado ko na mas mag-improve kayo, mas tataas kagad yung talon niyo. So mga idol, kung gusto niyo malaman kung ano yung ginagawa kong dynamic warm-up bago ako mag-dunk session, ay i-click niyo lang to, yung video na to. Tapos, para malaman nyo rin kung ano yung ginagawa kong static stretching after ko mag-dunk session, ay click nyo lang din yung video na to. Panoorin nyo yun, tapos matututunan nyo, mga idol, kung ano yung mga ginagawa ko before at after ng session ko. So yun nga mga idol, yung ikalawa kong tip sa inyo, dapat i-improve nyo yung flexibility nyo, maging flexible kayo, dahil napaka-halaga niyan. Ang Darwin Dunks tip number 3 natin ay about sa nutrisyon. Napakahalaga ng nutrisyon mga idol. Ito yung isa sa mga vital na kailangan natin para mag-improve o ma-enhance natin yung athleticism natin. Kaya naman, napakahalaga nito sa isang atleta. Dahil mga idol, kahit nasa inyo pa ang pinaka the best na jump program sa buong mundo, kung hindi ka kakain ng tama, ng maayos, ay hindi ka mag-i-improve. Kaya dapat kumain ka. So mga idol, ito yung mga tips ko sa inyo tungkol naman sa nutrition, yung timing nyo sa pagkain, kung kailan dapat kumain. Sa normal na tao mga idol, yung bang hindi masyadong nag-aaral sa mga athletic, sa mga sports, hindi masyadong active sa mga ganun, okay lang na kumain mga 3 times a day. Pero mga idol, kapag atleta ka, yung bang, alam mo, marami kang practice, o basketball, marami kang ginagawa, nire-recommend ako sa inyo mga idol na kumain kayo mga 5 to 6 times a day. Hindi nyo naman kailangan kumain ng sobra-sobra, ang kailangan nyo lang is kumain kayo ng sapat. At napakahalaga mga idol na alam nyo rin kung gaano dapat karami yung kakainin nyo. Kasi bawat isa sa atin mga idol unique, eh, di ba? Hindi pwedeng yung para sa akin, na dami ng pagkain, eh para din sa inyo. May sarili kayong calories na dapat i-take kada araw. So mga idol, ang gagawin nyo, alamin nyo yung pinakatimbang nyo, tapos kalkulahin nyo kung ilan yung gramo ng carbohydrates, protina at fats ang kailangan nyo sa isang araw. Tapos, i-divide nyo lang yon sa 6 times, kasi 6 times diba, dapat kayo kumain. I-divide nyo lang yon para ma-consume nyo yon a day, at kapag nagawa nyo yun, ay ayos na ayos yun lang magiging problema. So tungkol naman sa pagkain mga idol, dapat kumain kayo ng almusal, tapos kumain din kayo kapag nagugutom kayo. Kumain kayo siguro every 3 hours, pero huwag kayong kain ng sobra, dapat sapat lang. Kumain kayo kapag nararamdaman nyo nagugutom kayo, kasi hindi nagugutom ang katawan natin nang walang dahilan. Paraan nyo ng katawan natin para sabihin sa atin na kanina pa walang laman yung tiyan natin. Ay nga rin yung sinasabi ni Coach Mavs na ayun din yung paraan natin, kaya doon tayo nagugutom kasi sinaris na yon na kanina pa walang laman yung tiyan natin, wala nang binaburn. So yun, ayun yung mga tandaan nyo. Tapos, kung mag-workout naman kayo mga idol, kumain kayo before kayo mag-workout, sinabi ko na 30 minutes yung pagitan, or parang daw yung sarili nyo kasi malalaman nyo kung ready na kayo. At after ng workout, kumain kayo 15 minutes to 30 minutes after ng workout. Lalo-lalo na yun, napakahalaga nun. Tungkol naman mga idol sa kung ano ang dapat kainin, napaka-basic na nito. Ang kailangan lang natin siyempre kainin, siyempre yung mga masustansya. Kumain tayo ng prutas, gulay, at hanggat maaari yung clean. Pag sinabi kong clean mga idol, yung sabihin nun yung hanggat maaari ay hindi siya prinoseso na pagkain. Baga, walang masyadong mga halong ano-anong klaseng chemical yung basta clean. Tapos, umiwas din kayo sa mga mamantika at sa mga
hindi masusustansyang pagkain. So yun lang, basic na basic, kumain kayo ng mga sustansya at iwasan nyo. Hanggat maaari mga idol, umiwas kayo sa mga hindi masusustansya. So, naniniwala ako na talagang mahirap umiwas sa mga hindi masusustansya kasi nakakatakam din talaga sila dahil yun naman talaga, masarap. Ang ipapayo ko lang sa inyo mga idol ay pwede kayong tumikim kahit konti. Tikim lang naman, pwede naman yun, walang problema dun. Tapos, exempted din yung, halimbawa, after mo mag-workout, tapos 15 minutes to 30 minutes, kailangan mo na kumain. Tapos mga idol, walang available na masustansyang pagkain. Wala tayong magagawa kundi kainin yung kung ano yung meron. Kasi, talagang something is better than nating mga idol. Mas mainam mga idol na kainin nyo yung hindi masustansya kesa hindi kayo kumain kasi walang masustansyang available. So yun lang yung extensya yun. Ayun yung ginagawa ko paminsan-minsan. Tapos syempre mga idol, para makaiwas kayo na mapilitan na kumain ng hindi masustansya, mas maganda na hinahanda nyo na kagad yung pagkain nyo. Naka-ready na siya para after mo mag-workout ay kakain ka na lang. At yun mga idol, ang pinaka-the best ninyong gawin para hindi kayo mapilitan na kumain ng hindi masustansya. At so yun mga idol, ang ikatlong tip sa inyo tungkol sa nutrisyon. So mga idol, ang ika-apat na tip natin sa pagbatas ng talon ay tungkol lang naman mga idol sa pahinga or sa recovery, kung paano mag-recover ng tama. Okay, so ganito kasi yan. Kapag tayo mga idol nag-workout, nag-dunk session, jump session, basketball, or nag-gym mo, kahit anong workout na ginagawa natin, yung katawan natin, bine-breakdown natin, sinisira natin. Ngayon, after natin mag-workout, yung katawan natin ay mag-build up. Doon, lumalakas yung katawan natin. Doon nangyayari yung paglakas ng katawan natin sa recovery stage. At para magawa ng katawan natin yon, syempre kailangan ng nutrisyon. Kaya yung ikatlong tip na binigay ko sa inyo. So ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng konti pang mga tips kung paano mag-recover ng tama, kung ano yung mga ginagawa ko para mas makapag-recover yung katawan natin ng tama. Ang pinakauna kong tip sa inyo mga idol ay dapat paramdaman nyo yung katawan nyo. Kapag naramdaman nyo na feeling nyo mas may masakit sa katawan nyo, ay ibig sabihin nun, dapat mong itigil. Ibig sabihin, kailangan mo mag-recover. Pakaramdaman mo yung sarili mo. Kapag ayaw ng katawan mo na tumalon ka, kahit na gusto mo, or naramdaman mo na parang gusto mo pero may mga pagkakataon na mababa yung talon mo, yung mga kahit pilitin mo, ang bago pa rin ang talon mo. So, yun yung mga sinyalis, mga idol, na binibigay ng katawan natin. Na ibig sabihin nun, hindi pa nakaka-recover ng maayos yung katawan natin. So, ang pinaka-matalinong gawin doon ay itigil agad yung workout natin o wag nang ituloy yung workout natin kapag na-ramdaman natin yun. At magpahinga na lang tayo mga idol. So, bumalik na lang tayo sa susunod na araw kapag pwede na yung katawan natin. Alright, so pwede nyo rin gawin mga idol yung daily exercise routine ko. I-click nyo yung video na to dahil ito yung daily exercise routine ko na pwede nyo gawin araw-araw. Ito naman mga idol yung mga tips ko sa inyo kung paano mag-recover ng tama. Una, gawin ang static stretching araw-araw, sinabi ko na sa inyo. Maging nasa tungkol sa flexibility. Pangalawa mga idol, kumain kayo ng masustansya at kumain kayo ng tama ng sapat. Pangatlo, uminom kayo ng maraming tubig, siguraduhin nyo na hydrated kayo. Pangapat mga idol ay matulog kayo ng sapat. Siguro mga at least 8 hours na tulog. Yun yung mga simpleng tips ko lang naman tungkol sa recovery. So mga idol, ito na yung ikalimang tips natin sa pagpapataas ng talon. Ang ikalimang tips natin sa pagpapataas ng talon mga idol ay tungkol lang naman sa jumping technique. Isa sa pinakamabisang paraan mga idol para magkaroon ng instant na inches sa talon natin ay yung ma-fix natin yung jumping technique natin, yung jumping mechanics natin, kung paano tumalon o kung paano
tumalon ng maayos para mapag-produce yung katawan natin ng pwersa na mapagdagdag sa taas ng talon natin. Naniniwala ako din mga idol na ay yung pinakamabisang paraan para mag-improve kagad yung talon natin. Kasi dati, nung nagka-practice ako, hindi ko magawang ma-dunk yung bola sa 10 feet na ring. Tapos nung nalaman ko yun at inayos ko yung jumping technique ko, instant mga idol, instant, nagulat ako, dun ko nakuha yung pinaka-una kong dunk sa 10 feet. Kaya naman mga idol, kung gusto nyong agad-agad na mag-improve yung talon nyo, ay i-fix nyo yung jumping technique nyo para sa 2-foot dunkers at para sa 1-foot dunkers. Para sa ika-anim na tip natin, eto talaga yung isa sa mga dapat na gawin para yung pinaka-potential natin, yung athleticism natin, ay ma-maximize natin. At ito yung strength training or pagbubuhat sa gym. Ito lang mga idol, hindi naman talaga kailangan na mag-gym para magpataas ang talon. Talagang matataas ang talon mo talaga, mag-improve ka na talaga. Di ba sinabi ko na yung sa unang tip natin na kapag nag-practice ka ng madalas, mag-dunk session na madalas, ay mag-improve ka na sigurado. So, hindi mo na talaga kailangan mag-gym or magbuhat sa gym. Pero hindi mo ano yung pinaka-potential mo dun eh, kapag hindi ka nag-gym. Kung gusto mo lang siguro makadunk ng simple lang, eh magagawa mo yun na hindi ka na nag-gym. Pero kung gusto mo na mga idol, mas lalapang tumaas talon mo, makagawa ng mga tricks, ay kinakailangan mo mag-gym kasi stronger legs, higher jumps. Yun lang yung dapat tandaan, stronger legs, higher jumps. Kaya naman, kung ako sa inyo mga idol, mag-gym kayo. At nire-recommend ako rin mga idol, lalong-lalo na sa mga teenagers na hanggat maaari, mag-gym. Pero dapat meron kayong alalay. Kasi yun lang naman ang problema dun eh. Hindi totoo mga idol na kapag nag-gym ka, na teenager ka, eh hindi ka natatangkat. So, kung gusto niyo na prueba, nasa description yung link, i-click nyo yung link doon para sa article na yon kung totoo ba na nakaka-stunt ng growth yung pag-gym. So, ang sabi sa article na yun mga idol, hindi doon yung totoo. Ang tanging problema lang kung bakit dapat hindi mag-gym yung mga teenager kasi yung risk ng injury mga idol. Siyempre, mataas yung risk ng injury kasi lalo-lalo pag hindi marunong magbuhat. Diba? Ang mangyayari na pag hindi ka marunong magbuhat, talaga mabibilayan ka. At kahit sino naman mga idol, kahit na 20 years old ka, 23 or 30, kapag pumasok ka sa gym, tapos beginner ka pa lang, nabigla ka na nalagbuhat, di ba, nung wala kang alam, eh talagang may injury ka. So yun lang yung risk ng injury nun. Kaya kung teenager ka, pwede ka na mag-gym, basta merong kang alalay, may tamang alalay para sa inyo. Idol, para sa pinakahuli at ikapitong tip natin ay kilalanin mo mga idol yung sarili nyo. Kasi lahat sa atin unique. Diba? Hindi pwedeng yung effective sa akin, effective sa inyo. Hindi pwedeng yung effective sa inyo, effective sa akin. Alam mo yun. At mga idol, sa kahit anong training na ginagawa nyo, papakaramdaman yung sarili nyo kung paano mag-response yung katawan nyo. Pag-aaralan nyo yung katawan nyo para malalaman nyo kung paano i-train yung sarili nyo ng tama. Kasi katawan nyo yun eh, kayo yung makakaalam nyo. Kaya nga mga idol, isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nag-vlog, kung bakit ako nagawa ng mga video-video para meron akong history, training history ko, para pag kung sakali man na mababalikan ko yun at makikita ko kung paano mag-response yung katawan ko, mas madaling i-training ang sarili nyo kapag alam nyo kung paano mag-react yung katawan nyo sa mga training na ginagawa nyo. So yun lang mga idol, ang ika last na tip ko sa inyo, learn about yourself mga idol. Arati lang. Alright, so mga idol, maraming salamat sa panunod ng video na to. Napakahaba na ito, pero nakaabot ka dito. Ibig sabihin nun, tinapos mo yung video. Alright mga idol, maraming salamat. Sana makatulong yung mga tips ko sa inyo. At kapag may mga tanong kayo, i-comment nyo lang yan. Tapos mga idol, balitaan nyo lang ako kung kumusta